Ang mahanap sa motorcycle riders, pistola at ice pick. Sa mga dekotse, van, SUV, eh kung gusto niyo pa, bazooka pa eh. M23, grenade launcher, kayang ipasak dyan eh. Bakit yan? Kasi ang pakay lang talaga ng checkpoint ay mangutong. And I'd like to acknowledge fellow senators, Senator Bongbibilla, and of course, before anything else, I would like to commend my good friend, Senator J.V. Ejercito, a biker himself. Now, motorcycle riders are the most harassed, discriminated against motorists in the Philippines, and only in the Philippines. And I can attest to that. Although I'm not a motorcycle rider, but I've seen it with my own two eyes, how the riders are being oppressed almost every day. And who are the oppressor? Unfortunately, they're the law enforcers, traffic enforcers. Nakita ko po, Mr. Chair, halos araw-araw, ang haba ng pila ng mga motosiklo. Magtataka ka. Ano bang meron, bakit ang haba ng pila ng mga motosiklo? Merong checkpoint. Yung mga four wheels na mga sasakyan, larga. Motorcycle, pila-pila. Hinahanapan ng mga lisensya. They were stopped with no probable cost. And we have the HPG here. Maybe traffic enforcement group. Do we have a member of the traffic enforcement group? Ang pagkakalam ko, paparahin lamang ang isang motorista kung may probable cost. Ano yung probable cost? Walang helmet. Sira yung ilaw. Gewang-gewang. Those are just example of probable cost. Pero sa mga nakamotor, pinapara, pipila. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubuksan ang compartment, kakapkapan. Kali. At yung mga sasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Bakit ganon, Mr. Chair? Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga taga-law enforcement, bakit wala bang kriminal na doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Kasi kung pag-uusapan lamang ay naghahanap ng mga deadly weapon o armas, ang mahanap sa motorcycle riders, pistola at ice pick. Sa mga dekotse, van, SUV, eh kung gusto niyo pa, bazooka pa eh, M203, grenade launcher, kayang ipasak dyan eh. Bakit hindi yun nahanapan din? It's unfair. Very, very unfair. And this, marami na ako experience na minsan, kaplantahan po ng ebidensya. Totoo yan. Kasi ang pakay lang talaga ng checkpoint ay mangutong. Ngayon, naplantahan ng ebidensya yung kawawang rider, iingyan ngayon ng kotong. Pag walang may bigay na kotong, idediretso sa kalaboso para magremedyo. Kapag walang naremedyo, tutuluyan, ikukulong. Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa ganong sitwasyon. Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. Kailangan din po natin yan, especially during gun ban. Checkpoints in pursuit of some criminals not running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng checkpoint against doon sa tumatakas na mga kriminal. Pero bakit motor lang? Eh di lahatin na. Palagi ang mga motorsiklo ang pinag-iinitan. Nandiyan yung lalagyan ng pagkalaki-laking plaka,
bombe plaka, meron pang genius na nag-lokala na maglalagay ng plaka printed sa damit ng rider para mga preso. What the F? Bakit ganun na lang ang galit sa mga motorcycle riders? Hindi po patas. We have to be fair. We are going to implement the checkpoint policy. It has to be fair and square. It is for everybody. Nobody's above the law, sabi nga nila. Hindi porket naka-SUV, naka-van, kotse, libre na. O baka takot yung mga kapulisan natin, e baka pag pinara yung SUV, nandun si General, o nandun si Gob, si Mayor, o di mamura kayo, o si Senator, baka ako nandun. Pero pinara nyo ako, hindi ko kayo mumurahin kung may kasalanan ako, ba't ko kayo mumurahin? I wouldn't do that. But anyway, my point being here is, kung gusto po natin lagay pa implement yung batas, naghahanap po tayo ng kriminal, pantay ho dapat tingin natin, hindi lang po sa mga motosiklo. Again, I've said it a while ago, mas marami po mga kriminal sa mga naka-four-wheel vehicles. Kasi po, tinted yan, tapos malaking space, kaya nilang maglagay, magsaksak ng marami mga armas. And having said this, ako po ay magpapasa ng panukala na para mapatigil na po itong diskriminasyon laban sa mga riders. Of course, in conjunction with the bill na meron na nakasala ngayon, si Senator J.V. Hirsito, and I will make sure na itong bill ay papasa ko, may katapat na parusa kung sino man ang lumabag, kung sino man nagpakita ng hindi ka nice, at nagdi-discriminate again sa ating mga riders. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang hapon po. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat sa ipagpunta ngayong hapon. Siguro po si ating mga counterparts, kung Miguel, meron mo kay gano? Makikinig muna. Anyway, siguro for very, we can start probably the PNP para maintindihan po natin ano po yung mga protocols nila sa mga checkpoints. Dahil nangyari kasi noon medyo, kaya po naipasa to noong panahon ni Duterte administration, ito yung mga panahon yata na marami ang riding in tandem, no? At that time. So gusto natin malaman kahit na sino sa kay Colonel Berbo o Major Untalan, ano na ba sitwasyon ngayon? Kung nag-improve na ba o at yung mga statistics siguro ng krimen na ginagamit ang mga motor. Sige po, tsaka yung patrol protocols sa mga checkpoints para po malaman ng namin po sa committee. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat po, magandang hapon. Okay. I am a police Colonel Berbo, sir. I am with the Highway Patrol Group. Your question, sir, I cannot give any details kasi the Highway Patrol Group is particularly engaged sa anti-carnapping. So on the riding and tandem, I don't have figure. But on the carnapping of a motor vehicle, I have with me, we have 1,631 motorcycle incident last 2022. Okay, kung pwede akong magsingit, Mr. Chair, sana pinatawag natin dito yung hindi po yung HPG, siguro si Chief PNP makakatulong din sa atin kasi hindi naman po HPG po ang naglalagay ng mga checkpoints eh. Karamihan na nadadaanan ko. Usually, yung mga regular policemen, usually from the traffic management, or yung mga nakamobile lang. Minsan, at random lang, maisipan lang mga police, maglagay tayo ng checkpoint dito. Mukhang medyo mainitang panahon. Magche-checkpoint lang sila and then magche-check ng mga motor. So, hindi talaga. Bihira po yung HPG nagche-checkpoint. I don't think, may, doon po sa at least sa topic ko, walang kinalaman kayo sa HPG. However, tatanungin ko siguro, since police po kayo, I'm sure kasama po sa inyong training, ano ba yung tinuro sa inyo, sa PNP, yung pagpara ng isang motorista? Ano ba yung patakaran na
system or system in place para doon po sa gagawin yung paninita sa mga motoristang dumadaan po sa checkpoint. Yun po siguro tayo mag-umpisa. Although hindi po kayo yung sinasabi kong palagi naninita, nangaharas ng mga motorcycle riders, pero at least itunin po sa inyo at sa PNP. By the way, Mr. Che, may dadagdag ko. Ilang beses na akong nakatanggap ng reklamo na sa isang checkpoint na yung nakamotorsiklo hindi huminto. Of course, probable cause yun na para parahin, bulin. Ang ginagawa po ng mga pulis, binabaril. Hindi na nasusunod yung tinatawag na rules of engagement. Pagpatakas, edi habulin, maghabulan. Kaya nga dapat mga pulis, malilitan siyan, hindi malalaki. Kasi pag malaking siyan, hindi na tayo maghabulan. Dapat habulin. Pagpakita ng baril, then that's where you engage. That's what we call rules of engagement. Malaman-laman later, yung tumba na yung motorista, ba't ka kasi tumakbo? Yung pala, walang lisensya, walang registration. Itinakas yung sasakay ng kanyang tatay na hindi nagpaalay. Maraming ka ng insidente. O tumatakas dahil merong isang stick na marijuana. So what? O may isang sachet ng sabo. So what? Enough na ba yun para patayin agad yung tao? Then kung may marijuana, kulihin, suhan, ikulong. Patakas? Ito po, turo ko sa mga pulis. Sana nakikinig lang ng kapulisan ngayon. You should observe what we call rules of engagement. Ano po ba? Yan ay inaano sa inyo, tinuturo. And then yung Miranda doctrine, alam niyo po yun? Diba? Dapat ganun din. So anyway, yung po saan sa aking katanungan, ano ba yung sistema na ipinatutupad sa checkpoint? Sige, Colonel Berbo or Major Talan, pwede pakiano na lang yung sagot ni yung query po ni Senator Tulfo. Yung mga protocols sa mga checkpoints. Good afternoon po, Mr. Chief. Honorable Senator, sir. As to the protocols po, it is in black and white under the rules natin po sa police operational procedures po. And in case nga ang ating kapulisan po ay in doubt, nandun po yan. Every single person sa para ma hindi yes, mo ano nga po halimbawa may checkpoint diyan, yes sir, sinabihan kayo ng supervisor niyo maglatag ng checkpoint diyan para manita ng sasakyan, paano po implement yun? Ano po yung protocol? Sabi nga po ni Senator JB, may protocol po yan na sinusunod. Turuan na kita, sir. Halimbawa yung plain view doctrine, yan ginagamit yan sa mga sasakyan. Sa motosiklo, dapat meron din tinatawag na plain view doctrine. Now, una po sa tuturo sa'yo. Pag walang violation o wala kang nakitang probable cause, hindi mo dapat paparahin yan. Ano po yung probable cause? Sige nga po, kung alam niyo po, sir, major. Yes, ano sir. Po yung probable cause? Reasonable. Ko na kanina. Yes, sir. May reasonable doubt po na possible, yes, na meron siyang ano po, ginagawa. And okay, yung sa mga... Ano po halimbawa? Like yung wala pong helmet. Correct. Yung instance po na ano siya, pinapara tapos nagtalilis ng takbo po. Yung iwas po siya sa checkpoint. No. Yes, sir. No. Ang sinasabi ko po, bubukos, saka mo paparahin? Pag may initial violation po. Exactly. Visual yung violation. Yes, sir. Halimbawa, walang helmet. Number two, pasuray-suray. Number three, wala siyang ilaw, basag yung kanyang ilaw. Number four, yung kanyang plaka ay wala doon. O tabingi yung kanyang plaka. Number five, kung halimbawa, nakapalang siya. Then yung kaduda-duda na, ba't nakapato? Siguro, ninakaw niya kanyang yung motosiklo na ito sa kalye at tumakas. Yun po yung mga probable cause. Then you have the reason na para-parahin, and then you ask for the driver's license, you ask for the registration, and then you go on and on and on. And then pag walang driver's license, walang registration, that's the only time na pwede niya po silang kapkan. Pwede niya po buksan ang kanilang compartment. Di ba? Kasi yung po tinatawag na probable cause. Kasi marami po mga insidente na kung saan
nagkaroon po ng seizure sa isang motorista because but it was done legally, what we call unlawful na pagpapara at seizure. But i-dismiss din po yung kaso. I'm not a lawyer, but I noticed maybe we have a good lawyer here in the person of my good friend, Senator Francis Tolentino, na halimbawa, walang probable cause, pinara niyo po yung nakamotor. Wala talaga. And then, bigla niyo pong kinapaan. Wala kayo nako sa kapkap. Pinabuksan niyo yung compartment. And then, may nakuha kayong baril. Oy, may baril ka rito. Ah, nasa lisensya ng baril na ito. Hindi niya dalang yung lisensya ng baril niya, didiretso sa kulungan. Kakasuhan niyo siya ng illegal possession of firearms, right? Mati-dismiss. Kasi nga, wala ko sa tamang proseso yung pag-aresto. Kaya nga po, may probable cause, doon po gagawin yung tamang proseso ng pag-aresto. Yun naman po, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Any response from the Highway Patrol Group? I was late because I attended the commission on appointments. Any response? Yes, Mr. Chair. But it is, it should be, the search should be incidental to a lawful search po. Or arrest, to, if I may be allowed to amend it. What about the plain sight doctrine? Plain view doctrine, yes, Mr. Chair. So how do you apply that? Na nakalagay sa compartment eh. Yung Mr. Chair, for plain view doctrine po, it should be at visual for motorcycles po. Dapat po yung kitang-kita lang po siya. Yung dun po sa binuksan, dapat voluntary on the part po ni, ano, ni rider. It should not be compelled by the any law enforcer or traffic enforcer as a case may be po. Hindi mo naman siguro pinupropose na yung nakalagay sa likod na bag eh merong area na see-through. Hindi naman ano, magagalit na sa atin ang marami. So I think we're done with the Highway Patrol. Coming from the suggestion of the proponent of the bill, we can ask the private, we'd like to acknowledge the presence, acknowledge na my good friend, Congressman Miguel. We'd like to ask, because we have limited time, we'd like to ask the private sector representatives here, tapos LTO, yung idea nila sa bill. One, higher penalties. Two, the requirement that there is only one plate at the back, an RFID requirement, plus a lot of other incidental provisions here, amending Republic Act 11235. Where do we start? We start from the right? We start from the right. Or we start with Congressman Rosita muna. Kaharap ko na eh. Kanina ko pa hindi naka-college with the indulgence of the other private groups here present. So ano ang suggestion nyo, sir, dito sa bill? Okay? Not okay? Thank yes, you, sir. Mr. Chair. Good afternoon po sa lahat. On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, we support this bill, amendment, Republic Act 11235. First, napakaganda po nito dahil mas lower po yung penalties na nakalagay dito. And comparing po doon sa Republic Act 11235, yung existing fines and penalties, masyado po itong napakataas at ang pakiramdam po ng riding community ay talagang pabigat sa kanila. Kasi po, may na-mention nga po dito, 100,000 pesos. Most of the motorcycles, ang presyo na lang is 10,000, 15,000. So yun po about sa penalty. Doon naman po sa doble plaka, we all know na kapag meron naman pong crime incident, talagang it's very impossible na ma-recognize pa ng biktima or ng witnesses yung front plate. Talagang ang makikita po natin practically yung rear plate. Second, ang motorcycles po natin, hindi naman talaga nakadesign yan sa doble plaka. And about 70% po, Mr. Chair. Mr. Chair, about 70% ng motorcycles, hindi pwedeng lagyan ng plaka sa harapan.
And kung hindi po ito ma-amend at i-implement yun, siyempre po, pag nag-attach tayo ng plates sa harapan ng motosiklo, regular po, Mr. Chair, ang vibration nito. And suddenly, eventually, masisira po ang attachment nito and it will cause accident po sa rider. Siyempre po, once lumipad sa harapan mo yung plate, ang instinct mo, iilag ka and it will affect yung direction po ng iyong motosiklo. And gundi po sa Republic Act 11235, nakita po natin na meron po ditong impounding eh, Mr. Chair. And almost all police stations and almost all LTO says wala pong impounding area. And with all due respect dito po sa mga ito, Mr. Chair, wala, I think wala pong capability na makapag-provide ng enough space and facilities for the impounding area. So, ang mangyayari po, kung hindi talaga ito ma-amend, prone po sa damage and may mga mawawalang pyesa doon sa motorsiklo na may impound. At alam mo po natin, kapag nangyari na yan, maliliit lang yung motoristang involved dito, wala silang capability to file a complaint against the enforcer.